Hi guys! Welcome dito sa Roshan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate in this reading. Sa mga nagko-comment ng English, dyan guys, okay lang kahit mali-mali yung English natin. No? Kahit na minsan ay mali yung grammar or yung pag-pronounce natin or mali yung pag yung grammar, wala kasing perfect eh. No? Importante makaintindi ng English. Tsaka, makapagsulat ka ng English, di ba? Kasi importante din naman yun. Kahit hindi ka pa nga marunong mag-English, so what, di ba? Kaya lang naman yung naluan ko ito ng English. It's because partial lang. So, let's check your energy. What? You're manifesting your persona. Sinukuan mo na to eh. This is your past person. Nagkaroon ng split, separation sa inyong dalawa, you know, the energy mo, a manifestor, and nag-give up sa pag-antay sa person mo na parang nawalan ka ng hope na magkabalikan kayo ng person mo, na magkaroon ng union, reconnection, or reconciliation. Pero, you're still manifesting your person here. You're embodying this magician. Magician energy. Gemini. Yung iba na to. Ano lang to? Mga energies lang to. So, possible, strong yung Gemini sa chart mo. May Gemini ka. Maring rising, moon, or sun sign. Or kaya Venus sign. Meron ka namang mga tools. You can use all your tools, pero parang sinukuan mo din, guys, na parang ikaw din yung mismong gusto mo din na makipag-split sa person mo na to dati or lately. Pero now, you're manifesting back your person here. More of your energy. Ano ba yung energy mo dito? Ano ba yung energy mo? Ba to? Okay. Four of Pentacles and Two of Pentacles. Nagja-juggling ka. Undecided. Possible may option ka pa eh. You're stable. Secured. Grounded. Takot kang mawala yung mga pinaghirapan mo sa buhay. Ano pa? For more information. Yung mga pagsisisi ka dito, guys, eh. Yung mga regrets. Dahil, nakapag-isip-isip ka ng possible sa mahabang panahon, no? Or yung mga nakapag-isip-isip ka ng malalim, no? Na parang ginudge mo yung situation, yung manangyari, na parang na nakita mo na yung worth ng person mo. Nakita mo na kung gaano kahalaga yung person mo sa'yo. Kasi nagsisi ka. May ma-regrets ka, nanginayang ka. With this temperance. May inantay ka lang na tamang panahon dito, guys, eh. May inantay ka. Na mag-heal ka, na tuluyang mag-heal-um. Yung sugat, yung painful experiences mo sa buhay, yung mga negative emotions mo, yung
meron kang mga ano dito, guys, may mga negativity sa buhay mo na dapat matanggalin. Bagay yung mga negative emotions, ulit-ulit na unhealthy habits for sure, or negative na attitude, no? Na kumbaga palagi ka na lang nagsisisi ng hinayang, na sa umpisa ay parang sure ka sa decision mo na yun, and then later ay magsisi ka na, parang ganun. Mga ilang beses na siguro to, guys, nangyari sa iyo na nagsisi ka pagkatapos, or mga sabi mo after a few months or after a week, no, ng separation ninyo ng person mo, or kahit sa mga karmics mo, may mga pagsisisi ka, talaga nagsisisi ka, nanghihinayang ka. Baka pinag-isipan mo ng malalim yung situation, yung ano. Parang nandun yung pag sinisisi mo yung sarili mo, no? May ganun na times na to the point na sinisisi mo yung sarili mo, na may mali ka, na inaamin mo, aminado kang may mali ka. Okay lang yun, guys. Kung may mali ka, then aminin mo na lang, di ba? Kumbaga, accept mo na lang na, ay, nagkamali pala ako. And then, mag-sorry ka sa person mo. Maliban lang, guys, kung yung, kunwari, kahit hindi mo man yung person, ay, mag-sorry ka. Kung, yung tao na yun ay, parang nananadya ba, no? Or, kahit sabi mo na hindi mo person, kunwari, pinag-initan ka, or kaya ay gusto ko lang talaga awayin. Yung mga ganun, no? And then, may mga ganyang tao, traidor, na tapos pag nagalit ka, ay parang amu-amuhin ka na para gumaan yung lobo sa kanya, para siguro para hindi na lumala, or para hindi ka makagawa ng again sa kanya, no? Dahil siya pang re-retar. May mga ganyan tao, guys, na parang bully, na toxic, no? Kunwari lang yan, na kahit hindi mo person, no? Na inisin ka, galitin ka, yung nananadya lang talaga, na gusto ng away, gusto ng gulo, no? E wala sa lugar yung mga ganong tao. Wala talaga sa lugar. Yung, may mga ano yan, eh, may mga pinagdadaan ng maring desperado sa buhay, no? Eh, kung wala talaga sa lugar, talaga mapatulan mo. Ay, ba't ganito yung person, yung tao na ito? Bakit ba, magtataka ka talaga? Bakit ba ganito yung mga pinagsasabi nito? Wala sa ayos, wala talaga sa katinuan. Na, halos kabaliktaran, no? Yung mga pinagsasabi, mga ganon, na gusto lang talaga ng away, gusto lang ng gulo. O kung sa ibang tao pa. Actually, yung main reason doon ay maring inggit, gusto ng competition. Buti sana ka maibuga. Ikaw na maibuga, no? And yung pinagsasabi pa, yung walang kabuluhan, na kabaliktaran naman. And gusto lang talaga yung mga perwisyo. Kumbaga, mga taong traidor. Tapos pretend pa na parang siya yung victim, no? Na siya yung nauna. Siya yung gusto ng gulog. Siya yung gusto ng away. Siya yung desperado sa buhay. Ganun. Ang daming ganyan tao. So, let's see. Ano energy ng person mo dito? Your person's energy. Naka-recover na to, guys, eh. Oh. The High Priestess. Dalawa yung energy niya. Pwede yan, eh. No? Double-double. Meron ding Queen of Wands. Isa lang to sila, guys. Fiery as well as spiritual. Yung kanyang personality. No? Intuitive na energetic na practical.
So, parang balance yung person mo na to eh. Spiritual and practical. Intuitive and merong willpower, no? Merong drive. And confident to guys. And good-looking. Attractive. Pag mga gantong energy, hindi sumusuko to sa kahit anong laban, kahit anong challenges sa buhay, kahit anong mga pagsubok, mga, para ma-achieve niya yung goals na, mga, this person will go after for what he wants or for what she wants. With the high priestess dito, guys. May mga alam to sa spiritual na bagay with high priestess. And meron na ding wisdom to. So, alam niyo yung tama sa mali. May balance yung person na to. No? Balance to. Na hindi lang siya, hindi siya extreme. Kasi, nababalance siya ng the high priestess. Kumbaga, nasusunod niya din yung gut instinct niya. Malakas yung gut instinct ng person na to. By the way, possible na itong person na to with the Queen of Wands ay ruled ng Sun. Malakas sa kanya yung Sun or kaya ay merong Leo sa kanyang chart, no? With the Queen of Wands. Positive. Pagdating sa mga goals niya. Ayun, no? Kung dati ay pagkakilala mo sa person na to mahina dahil heartbroken, saktan, ex mo to, no? Na naka-recover na, no? Na nag-heal na, na natanggal na yung sakit, na naramdaman niya. Kasi in reverse to eh. Now, your person is full of energy, active to, pagdating sa mga goals niya, and also hardworking itong person mo. Feelings ng person mo sa'yo ngayon, para ilabas ng Queen of Wands. Okay. Queen of Cups. O, ayan. Lumabas din yung Queen of Cups. And the Nine of Cups. Okay. Nantok na ako. Mahal ka niya. May feelings yung person mo sa'yo. Hindi lang basta may feelings. Mahalaga ka sa kanya eh. Nagkaroon ka na ng worth, halaga. Kung dati, kung feeling mo dati ay parang wala kang halaga or hindi ka mahal itong person na to, ngayon, ang totoo, no? Ang totoo ngayon, mahalaga ka sa kanya, may value ka. At nagiging sensitive pa to pagdating sa'yo na emotional din, no? And you're so valuable para sa person na to. So, see, parang trophy, naging to, no? Parang ganon, na you have such a high worth para sa person mo. By the way, guys, kung yung sa English, sa mga grammar, walang perfect, guys, eh, no? Hindi ako nang judge. Wala kasing perfect, no? Sa akin, may maayos na yung English ko, i-judge pa eh. Kasi nga, may something yun. Nainis lang talaga ako. Hindi ako tinantanan eh. Inerase ko lang eh. Inerase ko lang mga ano niya eh. Napuno din ako eh. Baka problemado ba? Hindi ako tinantanan. Hanggang umaga, dalawang araw ata eh. Pati kayo tuloy, na merong nag-comment dyan na pagpasensya na lang sa spelling. Ay, by the way, guys, hindi ako judgmental, no? Sa mga mali ng iba, sa mga ganyan-ganyan. Kasi nga, tao lang tayo, no? Na walang perfect, no? Na lalo na pagka sa mga ganyan na ano, mga bagay. Wala naman perfecto eh. Hindi ako nandiyo-judge sa ano iba. Mga ganyan lang. Ba't naman ako mag-judge?
yung yung mahilig man-judge sa kapwa niya. Yan yung mga may kulang sa buhay nila. Or may kulang lang sa utak. So let's see kung anong feelings mo sa person mo. Huwag ako ng ibang deck. Feelings mo ngayon sa person. Okay. Para bang naguguluhan ka na pipiliin mo ba yung person mo pero hindi matanggal sa isip mo yung person mo. Siya naman palagi nasa isipan mo eh. Siya naman palagi yung vini-vision mo eh. Siya yung palagi mo in-imagine dito. Para paulit-ulit lang, paikot-ikot lang yung person mo sa ulo mo. parang nakastuck na talaga na pag nag-vision ka or nag-imagine ka, siya yung nasa imagination mo. Siya yung nasa vision mo. And hindi mo na mamalaya na sisend mo na pala yung vision na yun, yung information na yun, yung in-imagine mo na yun sa universe. And then, magulat ka na lang. Mamanifest na pala. Magkakatotoo na. As you see, oh, parang, di ba, connected. Kumbaga na parang sinesent mo sa universe eh. Na, yes, with a magician, powerful yung iyong mind. Oh. Kumbaga, you're a manifestor. Possible, guys, na pag may mga na-imagine ka na, guys, na, or kaya na vision, or kahit na hindi mo hinihiling, no? Na-vision mo lang. Na-imagine mo lang. Hindi nagkakatotoo. No? Mga ganon na situation. And with the Seven of Cups, naguguluhan ka. Kung siya na ba talaga? No? O mayroon pang darating na mas fit sa'yo, na mas bagay sa'yo, naguguluhan ka. Siya na ba? Siya na ba yung person ko? Siya na ba? O, fit ba siya sa qualifications ko? Lalo na kung may pagka, ano ka, maarte-arte ka, no? Kunwari, maarte ka sa person, pagdating sa person. Kailangan gwapo, kailangan maganda, parang gano'n. Kailangan matalino, kailangan talented, kailangan artista. gano'n. No? So, kaya parang nandun yung, naguguluhan ka ba, no? Kaso lang, hindi naman siya matanggal sa isipan mo, no? Siya yung palagi mo naiisip. So, ibig sabihin, in love ka sa person na to. Palagi mo naiisip eh. More plano ng person na to. Pagdating sa'yo. Anong plano niya? To have victory with you. Makuha niya yung attention mo. Siya yung magwagi sa'yo sa puso mo. Ayun o. Siyang magwagi. Kumbaga, kung merong kakompetensya sa puso mo, or merong mga options, or may mga manliligaw sa'yo kung babae ka, and kung lalaki ka, kung marami nagkakagusto sa'yo. Gusto niya siya yung magwagi dito eh. Siya yung magiging winner. Or kaya ay, siya yung magiging victorious. No? Na parang achievement ka. Siya lang yung makikita mo, no? Kahit na napakaraming crowd pa, siya lang yung hanapin mo. Parang ganito yung person eh. So, let's see kung ano yung plans mo naman towards a person ito. To have a new beginning to, guys, no? To have a new beginning. And, ayun, kunin ko na to. Mukhang connected to lahat to. To have a new beginning to, guys. Na magkaroon ng communication sa inyong dalawa. You're manifesting this new beginning. Pinagpipray mo pa nga eh. And also, gusto mong
matupad yung prayers mo dito. Na magkaroon ng new beginning. Magmahalan kayo na walang tigil. No? Na ikaw lang yun nasa puso ng person mo. Na yung magsama na kayo. Yung kumbaga, yung maging rooted na stable, secured. Gusto mo dito yung maging seryoso na yung pag-usapan niyo. Kumbaga, maging seryoso na yung person mo. No? Kung dati para naglalaro lang kayo sa relationship, ang gusto mo ngayon, maging seryoso na yung person mo. Ready to commit. Ready to settle down. And to have a new beginning and also matupad yung mga wishes mo dito. Na ikaw lang yung nasa, na matupad yung kahilingan mo pala. Prayers. Or manifestation din to eh. Na parang taimtim yung parang panalangin mo or kahilingan mo sa universe, yung ganon. Na ikaw lang yung mamahalin ng person mo. At hindi titigil yung person mo sa pagmamahal sa'yo. Yung ganon. May plano kang mag-message sa person mo. It's because, tinanong ko yung plano eh. May plano ka na kumbaga nakaset na eh. May plano ka na ready ka na mag-settle down sa person na to. Na ito na yung the one. Ito na yung asawahin ko. Ito na yung magiging partner ko in life. Ito na yung makakasama ko habang buhay. Ito na yung magiging pasama ko sa bahay na ipupundar ko or ipupundar namin dalawa. Siya na yung magiging wife or husband ko. Parang ganon. So, let's see kung ano naman yung gusto mangyari ng person sa inyo. Uy, okay, ganito to. Union, pag-ayos. Actually guys, kahit na ex mo pa yan, kahit na past person mo pa, or new person man, di ba, pag meron kayong connection, ang gusto talaga, union. Or kung past person mo man to, reconnection, reconciliation. So ito yung gusto ng person mo. Magkaroon ng reconciliation, union, partnership na yung mag-asawa na kayo, ganong partnership. Yung you will be together. You will be one. You will be called as couple. Couple, a lover, na romantic kayong dalawa, na may balance. And strong yung chemistry, strong yung emotions yung sa isa't isa with these cups. And two of cups to eh. Na may affection, may love. And also sweet kayo sa isa't isa. Maganda yung sweet kaysa naman sa walang sweetness. No? Boring yun pag walang sweetness. Tingnan natin guys kung anong gusto mo namang mangyari ngayon sa inyo ng person mo. Anong gusto mo mangyari sa inyo? Ito yun. Balance. And madami. Ang gusto mo mangyari, guys, dito ay makita ng person mo yung worth mo. Kaya parang lumalayo-layo ka ba, no? Parang parang binibitin-bitin mo yung person mo. Or kayo, yung kunwari lalayo ka, yung parang ayaw mo na, no? Back out ka na, parang ganun. Mag-walk out ka na, no? Kunwari, tumalikod ka na sa kanya. Tapos sabihin mo, ay, aalis na ako. Ayoko na.
Pero yung nakatingin ka pa sa kanya, yung parang gano'n. Nakunwari mo lang, yung gano'n. Pero ang gusto mo talaga dito, kumbaga para makuha mo yung attention niya, para maging patas tong person na to sa'yo. Possible na hindi nagiging fair yung person mo sa'yo dito eh. No? Na ikaw na lang yung nag-i-effort. Kumbaga, sa'yo na lang lahat, no? Na effort dito, ikaw lang yung nag-show ng feelings mo. Parang natatampo ka, kunwari ay lalayo ka. Para nga, mahila siya papunta sa'yo. Maging emotional siya. Yung gano'n, no? Na hindi siya papayag na lalayo ka. Para it will be successful, no? Na magkaanak kayo, buuhay ng family, maging masaya kayo together, masagana yung buhay nyo, yung magkaroon kayo ng pets, petong buhay, no? Maraming pera. Yan yung gusto mangyari dito eh. So, tingnan natin guys kung ano naman yung next na mangyayari sa inyo ng person mo. Next. Mga bata tong reading at next na mangyayari. More information, yeah? Next na mangyayari sa inyo. Uy! The Hanged Man. Uy, the Magician. The Strength. Ang dami. And also this, Queen of Pentacles. Uy, mas lalong magiging matibay. Maging powerful. Mamanifest mo tong person mo, guys. Makuha mo yung gusto mo dito. Mawala na yung confusion. Kung sa person mo, kung na-confuse yung person mo, or ikaw man, kasi, or parang nagkakaroon ka ng doubt, or undecided ka, or nagja-juggling ka, na hindi ka pa makapag-decide-decide, magkakaroon ka na ng clarity dito. Mawala na yung confusion mo, guys, no? And also, magkakaroon na ng movement to, guys, yun. Na, hindi na tatagal pa to, no? Na hindi na kailangan mag-antay, no? Nang mahabang panahon, or, kumbaga, magkakaroon na ng movement to, eh. Yung connection niyo ng person may with the strength. Mukhang mabibuild niyo yung loyalty, ay not trust sa isa't isa with the strength, na mas lalong titibay. And with the Queen of Pentacles, na mas lalong maging grounded, titibay with the strength card. Yung connection niyo yung dalawa ng person mo. And kung naging heartbroken ka, mahil na yan. Kasi nandiyan na yung person mo eh. Possible na pangasawa mo ba ito eh. With this Queen of Pentacles. Na hindi ka na heartbroken. Ganon din yung person mo. It's because you will be together. Matutupad. Lalo na ikaw kung heartbroken ka. Mawala na yung pain. Mawala na yung sakit. No? Dahil nandiyan na yung person mo. Parang katuparan ng pangarap mo. Katuparan ng minanifest mo. No? Na nangyari or nakuha mo yung gusto mo, which is with this Queen of Pentacles, magiging ano kayo, stable ng person na to, grounded, secured, no? Na alam mo sa kanya ka lang, ay sa'yo lang siya, yung parang gano'n, no? And mabuild nyo yung strong bond with the strength. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun, ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.